Wasak sa inyo mga Lord Brian Condes na naman nga pala, no? Kung napapansin nyo, nakadurag tayo. Ayos ba? Shoutout doon sa tito ko, ginawa niya ako ng durag. So, yun na nga, no? Itong video na to, no? Papamagatan nating kamusta na Las Piñas? Siyempre, hip-hop tayo, no? Ang version natin, no? Kamusta na Las Piñas? So ayun na nga, meron na naman kasi ako nakita no sa Facebook tungkol sa ewan ko ba. Even yung mga healthcare professionals napapansin nila no ang gawain ng ating mga kinauukulan no. So ayun na nga, meron din kasi ako nabalitaan no mga lot na ang tawag rito na may natanggal na doktor dahil hindi pinayagan gamitin yung test kits, no? Totoo naman, no? Though sila kasi takot na takot sila na magkaroon ng coronavirus, pero ginagawa naman nila sa sambayanan natin, no? Hindi naman tama. So, tinanggal daw yung doktor na yun. Oh, kung naisip nyo, okay ba yung ginawa na yun? Porkit hindi siya pinagamit ng test kits, no? Tama ba yun? Diba? Gusto kong awayin yun, eh. Pero paano magagawa natin, no? Yung mga may hirap, no? Hindi pwedeng gumamit ng test kits, no? Tapos yung mga mayayaman or yung mga nandoon sa posisyon. Tama bang sila lang ang pwedeng gumamit? Porket sila yung may kapangyarihan, no? Shoutout doon, putakta yun. So, ito na nga, no? Meron kasi ako napunod na video, no? Doktor ito. Si Doktora Rowena Mangubat. Shoutout dito ay doktor. Sobrang galing, no? Ito mga lot, panoorin muna natin. Excuse me lang mga lot, no? Kaya panoorin natin to mga lot, no? The PNP Regional Advisory Council of Virginia. I'm also a women's health advocate. Any practicing obstetrics at any colleges? I attended here because Colonel Torre invited me to speak in behalf of doctor. The medical profession, frontliners sa health. Saludo po. Representing Region 3. I'm praying to the police force, which I am also a member because I with the advisory council, to implement the enhanced community quarantine. Yun ang sinasabi ko mga lot, no? Yung quarantine na tinatawag natin, tuloy-tuloy lang natin, no, mga lot? Dahil kawawa naman po yung mga healthcare professionals natin, no? Na nagsasacrifice po, no? Mag-duty sa hospital, tapos tayo, labas naman tayo ng labas ng bahay. So, wala rin yung, wala rin yung sacrifice nila, no? Sayang naman kung patuloy natin gagawin yung ganong klaseng bagay, no? Tulungan din natin sila, no, na magstay lang sa loob ng bahay natin. Huwag na tayong tawag rito. Huwag na tayong dumagdag pa, no? Yun talaga yung tama natin gawin. Sundin lang natin yung enhanced quarantine, no? In a way na talagang dapat inisip nila anong implication. Yesterday, tatlo yung namatay na doctors. Isipin nyo no, may mga namamatay na doktor no para lang tulungan yung mga taong may sakit no. Tapos tayo labas pa tayo ng labas ng bahay no. Para tayo yung maging ano mo yon, mahawa, makahawa man tayo, mahawa yung lumabas. Kawawa naman sila no. Huwag na nating hayaan ganun no. Sa loob na lang muna tayo ng bahay. Tama. Sila yung kawawa talaga. Sila ang unang mawawa. Kasi sila talaga mag-direct po. And if you do not protect them, by what? By giving them the proper protection, the personal protective measures, and also, if the law enforcement, if the PNP, if the government, the LGUs, do not implement the lockdown properly, and let people roam around and do business as usual.
Yon. Sila nang mawawala sa atin. Sila nang tama. Parang hindi natatakot pa yung mga tao. Shoutout po dun sa mga kinaukulan natin dyan sa Las Piñas, no? I-implement nyo naman po ng mabuti yung lockdown talaga, no? Para hindi na maglabasan yung tao. Hindi tulad nung kailan, no? Nagkaroon pa ng sunog, no? Ano yun, di ba? Para saan yun? Para maiba yung topic sa social media or what? Ano, tama ba yun? Para magpanik yung ibang tao? Isipin nyo naman, no? Meron na tayong virus, tapos may ganun pa na mangyayari, no? Di natin alam, no? Dalawang araw na sunod na may nasusunog dun sa lugar natin. Hindi natin alam kung ano yung dahilan, pero maaari ba talagang mangyari yun? Dalawang sunod na araw, no? Sa panahon pa ng epidemya, di ba? Kung hindi sasadyain yun, no? Kung sa tingin ninyo ang US malakas sila na country, mayaman, pero magkukulang ang ventilators nila. E tayo, ilan bang ventilators? Tama. Ilan lang ang doktor natin? Tama. So, pupusin nyo yan. Dahil hindi kayo nagsistay sa mga bahay ninyo at hindi ninyo implement ang quarantine, wholeheartedly. Yung totoo, yung hindi half-hearted, yung hindi nagbibigay kasi ganito, pwede ganyan, palpapalit. Yan ang muna, konti. No, kailangan talaga yung implement, no? Kung hindi, mauubos tayo. Tama. Mauubos ang doktor. Mauubos kami. At kung pati kayo, syempre, hindi pa natin alam kung paano gagawin dito. At kailangan talaga, implement nyo. Kung kayo, na mismo nanunukulan, nakikita nila, gumagalaw kayo, umaalis kayo, at hindi ninyo pinapalaw yung gusto ninyong mangyari na quarantine. Wala rin. Walang mangyayari tama. Sa atin. Sayang naman yung sacrifice mo. Pagkain na nakabigay, na nakabinibigay sa LGU, hindi yan tinatago para in case of in the future, dun yung hihintayin ninyo na maubos, dun i-release. Hindi. Bigay nyo na ngayon. Bakit? Pag binigay ninyo ngayon yung pagkain sa mga tao, hindi sila lalabas. Tama. Pero hanggang hindi ninyo sila pinapakain at na-assure na safe sila, lalabas at lalabas sila, no? Tahimik lang kayo. Let us do our work. Let tama. Us contain this first. Tumahimik muna kayo. We will do our job. Let us do our job. Then, dun lang natin tumakukontrain. Hindi natin kaya. Hindi tayo prepared. We were not prepared. Nobody's prepared. So, let me please help the government. And the government and the law enforcement, the bosses, those in the higher ups, please do something. So, yun nga mga lot, no? Dahil dun sa sinabi ni Doctor, no? Hindi naman lalabas yung mga tao sa atin, no? Sa lugar natin, kung yung mga kinaukulan dun ay ibinibigay ng maayos yung mga dapat para sa kanila, no? Tulad na nung mga relief goods na yan, dapat i-distribute yan agad ng maayos. Na yung proper way, no? Yung dapat hindi na sila lumabas ng bahay, pumunta na lang sila dun ng... Alam nyo yun, yung meron ng magbabay-bay na galing sa government natin. So, yun naman kasi talaga yung utos, no? At tayo sa mga kababayan ko dyan, Pilipino na nandyan sa Las Piñas, sumunod na lang din po tayo, no? Huwag na po tayong lumabas. Maraming salamat sa inyo lot. Kung nagustuhan nyo to, pindutin nyo lang ang like button. Mag-comment kayo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat mga lot. Ingat kayo lagi dyan. Stay healthy and God bless sa inyo at sa family nyo. Peace!